yun, isa pang masakit mga tol. Maganda mga tol itong Kawikaan 1019. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit ang nagtitigil ng dila ay dunong ang pakilala. Meron na ba kayong mga bro na nakilala, nakasalamuha, na taong madaldal, taong tahimik, taong mabibo, ano pa, taong magaslaw at marami pang iba? Alam nyo mga tol, may kanya-kanya tayong mga personality. Ito, naranasan ko sa mga trabaho ko. Yung minsan na tumahimik ka lang, sasabihin kay tulala na, lagi ka lang tulala, huwag kang tulala. Magkakaiba tayo ng personality, kaya dapat ginagalang na lang natin ang personality ng isang tao. Kasi meron talagang isang tao mga tol, na mabibo, tahimik, madaldal, introvert, extrovert. So, ang pagkakaalam ko sa introvert, ito talaga yung mapag-isang tao. At ang extrovert naman, ito yung hyper, yung magaslaw, madaldal, mamasalita, ewan, hindi ko alam. Pero yun lang pagkakaalam ko. Pero hindi naman siguro lahat, no? Kaya comment nyo diyan kung may kilala kayong ganun na alam nyo, kaya may mga time din naman na ako yung madaldal, pero yung daldal ko yung nilulugar ko. Hindi yung lagi lang madaldal, yung madaldal. Iniisip ko rin ang sasabihin ko. Think before you speak. Mag-isip ka muna bago ka magsalita. Kasi alam nyo mga tol, sabi ng Bible dito sa Kawikaan, ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Ang dila kasi natin ay pwedeng makasunog. Halimbawa, ikaw ay nanigaw ng hindi mo naman kilala. Ano ang pagsisimula nun? Pag pinatulan ka, di kay gulo. O di ba kung nagsuntukan pa kayo? So, testify ko sa inyong mga tol, dati talagang madaldal ako, magaslaw. Nung ako high school pa. Elementary pa. Elementary? High school? So, nung ako na-rebuyok ng teacher ko, sabi sa akin, Bisera, walang kwenta sinasabi mo, lumalabas sa bibig mo. Mula nun, mga tol, hindi na ako dumadaldal, hindi na ako nag-ingay. Parang natauhan na ako, na-trauma na ba? Parang ganun ba? Kaya may kanya-kanya tayong personality. Kaya pag may nakasalamuha tayong tao na tahimik, irespeto na lang natin. Minsan, baka yun lang yung quality time nila. Para makapag-isip-isip, hindi naman porket, hindi naman lahat ng tahimik ay madaming iniisip. Hindi ganun. Gusto lang na yun, tahimik. Kaya sinasabi ko nga mga bro, may kanya-kanya tayong personality. Irespeto natin yon. At wala tayong pakialam sa taong kung siya madaldal o tahimik. Ang isa pang masakit mga tol, ang tao daw madaldal ay maliit ang utak. Ganun pa man, mga tol, pag magsasalita tayo, talagang iisipin natin mabuti yan, iisipin natin 1,000 beses. Kasi ang salita natin daw, ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay, sabi ng Proverbs. Kaya sabi din ni mga tol, Kawikaan 10:11, ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karasan. Akit tayo sa verse 9. Ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan, ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Balik ulit tayo mga tol sa Kawikaan 10:19. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit ang nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Kaya ngayon mga bro, mga tol, ang taong masalita daw ay malapit sa pagkakasala. Kaya para hindi tayo magkasala, isipin nating mabuti ang ating sasabihin. Ngunit ang nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. So ang nagpipigil ng dila mga tol, ito yung taong nag-iisip, nagko-control ng dila. Kaya yun mga bro, naway meron kayong natutunan, like, comment, follow and share, subscribe.
Peace out and God bless.